Samantala, bukod sa childhood friends, ika nga ay may iba pang best friends sa mga babaeng bata. Yan ay ang mga paborito nilang manika. Pero paano kung ang manika na madalas na laruan ay nakakausap dahil may espiritu palang nananahan? Ano ang gagawin nyo kung ang manika na isa sanang magandang laruan ay ikaw naman ang pinaglalaruan? Marami ang naniniwala na ang mga espiritu ay malayang naglalakbay sa mundong ito. Ilan sa kanila ay sinasabing nagpapakita at sumasanib sa mga bagay na tila inosente ngunit puno ng misteryo tulad ng mga manika. Ang mga manika ay nagiging vessel o daluyan ng mga kaluluwang hindi mapakali, mga elemento na mula sa iba't ibang dimensyon. Ang mga manika ay tila binibigyang buhay ng mga espiritu at masasamang nilalang. Dahilan upang maging sentro ito ng ilang nakakatakot na kwento. Dito sa Pilipinas, isa sa mga taong nabubuhay sa kakaibang mundo ng mga possessed na manika ay si Jill, isang psychic medium. Siya ay may kakaibang kakayanan na makipag-usap sa mga espiritu gamit ang kanyang mediumship skill, partikular na sa manika. Nakuha ko sila sa mga travel ko sa iba't ibang bansa. Yung iba dito galing sa London. Matagal na rin ako nagpa-practice ng tarot astrology and speaking to spirits, ganyan, ever since na bata ako. Nagbabasa ng mga libro, na-explore ko na. Sinasabi sa akin ng parents ko na may mga kinakausap ako na wala doon. Tapos, when I had my own money, tapos I had the opportunity to travel, doon na ako nakapag-explore ng iba't ibang bagay regarding these types of things. Tinanong namin siya kung paano niya nakakausap ang mga manika at nalalaman ang kanilang mga kwento. Clairvoyance is hearing thoughts, and then clairsentience is simply knowing, yung gut feeling, mga ganun. So, dun sa mga senses na yun, nade-develop mo siya as the more that you do it, dun mo malalaman na kinakausap ka na pala ng mga spirits. Ayon kay Jill, ang kanyang mga manika ay may sariling buhay at bawat isa sa kanila ay tila may sariling personalidad na sumasalamin sa mga espiritong nananahan sa loob ng mga ito. Ito si Elizabeth, nakuha ko siya with Violeta. Binigay rin siya sa akin yung mentor ko. She died at 32 years old. She is from the early 1900s, Old English, from Wales. Yung personality niya, medyo strict, very maternal. I remember before, she would constantly give me dreams of finding her grave in Wales. Pangalan niya, Inashki. And then she's from Nepal. Initial energy niya was very volatile and more on sad than angry. Tama yung depressed. Sa kanyang koleksyon, makikita ang mga manikang naging vessel ng iba't ibang nilalang, mga kaluluwa at bata, witch, fairies, at maging isang demonyo. So, ito si Patrick. Siya yung pinaka-makulit kong spirit. He is not actually a human spirit. Darker type of spirit siya that possessed a girl named Patricia to commit suicide by falling. Si Violeta yung una kong doll. Nakuha ko siya na sa London ako. Si Violeta, she has the spirit of a fairy inside her. She grants abundance. She helps people. Hilig sila sa animals. I have 5 dogs. So, tuwang-tuwa sila sa mga aso ko. So, ito naman si Rosemary. She died when she was just 2 years old. Very sweet baby girl. Iyakin nga lang. May mga times na nagtatampo siya pag hindi mo siya pinapansin. Si Jill ay gumagamit ng kanyang mga manika sa kanyang mga spiritual readings at iba-iba rin ang naitutulong na mga ito sa kanya. Are you happy that we interviewed you today? Do you want this interview to finish earlier? Bagamat tila weird o nakakatakot para sa iba ang kanyang mga karanasan, nananatili siyang tapat sa kanyang misyon bilang tagapag-alaga ng mga possessed na manika at ma-maintain ang vessel ng mga spirits na ito. Very practical na maintenance is cleaning, yan. Tapos
making sure na walang molds na nag-start kasi nga very ano na sila, old na vessels sila eh. Tapos yung spiritual maintenance naman is yun yung offerings, yan, talking to them. Para sa mga tulad ni Jill, ang mga manika ay may sariling kwento ng kalungkutan, galit at hiwaga, tulad din nating mga tao. At ang mga kwento ng spirit dolls ay hindi lamang katang-isip. Kayo ba, naranasan nyo na bang mapalapit sa isang manikang tila inosente, ngunit pinamamahayan pala ng mga nilalang at espiritu na hindi nyo nakikita? Mostly people are scared of what they don't know. Ignorance talaga. So the more that you study these types of things, you were able to learn from someone na legitimate, marirealize mo na hindi naman talaga lahat ganun. Mahirap mag-stick ng stigma agad, ng bad stigma agad sa mga gandong klaseng bagay. When in reality, tumutulong sila sa mga ano, sa practices ko. And yung practice ko nga is all about helping people, helping them achieve their best self.